Sim, kapal ang mukha. Oh, hindi niya binilin yung ano, buloy, kinuha niya pa rin. Makapal din ang mukha mo, kuya. Ay, salamat. Good news. Maria! Mi ang oh my gosh! Ano pinagawa ng demonyo dyan? Na-espy yan! Sugo ng Diyos. Sugo ng Diyos daw. Alaka! Grabe yun! Hello guys, good morning, good evening, good day. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is first day, another day for us to react to Maria Clara Ibarra. We are now at episode 59. Sobrang grabe yung mga ganap kahapon. Nag-moment na naman yung Filay, layag na layag yung team Filay natin. And grabe yung kilig, katatawanan, and of course, yung mga heavy scenes gawa nga ng nangyayari kay Ibarra at kay Maria Clara. And of course, bago tayo mag-start talaga, meron naman tayong ulit mga shoutouts for top comments from yesterday's video. First comment natin is from RJ Aquino. Medyo mahaba to. Sabi niya, "Hi Sir Nephi, I'm one of your silent subscribers. Hindi ako pala comment sa mga ganito, but I just want to let you know that besides the fact that I'm hooked on MCI series itself, it also becomes a habit for me to watch your reaction videos because of your truthful, realistic, and genuine reactions. Plus, you provide your own views to the story, which makes your RVs worthwhile to watch. More power to you, sir. Keep it up." Thank you so much, RJ Aquino. Alam nyo guys, pag napapansin nyo yung mga details sa reaction natin dito, nakakataba ng puso. And maraming salamat, RJ. Okay, next comment natin is from mga trip ni Larry. Ano ba mga trip mo, Larry? Okay, sabi niya, "Wow na wow, kilig sa kilig talaga ang Filay. Grabe, goosebumps and ang dasal ni Crisostomo." Totoo yun. Grabe yung dasal niya kahapon, no? Ang lalim tapos malaman. And sabi pa niya, "MCI superb talaga. Watching from Israel." Ayan, shoutout sa inyo dyan sa Israel. Nephi, aliw na aliw din ako sa mga reactions mo. Thank you so much, mga trip ni Larry. Ayan, Larry, ano ba mga trip mo? Sabihin mo sa amin. Pero anyway, maraming salamat. Next, coming from Anthony Braga, sabi niya, "Si Fidel at Clay talaga ang nagbibigay kulay sa MCI, yung pagtatapat na may kayabangan, pero sa huli ay isang napakagandang linya ang binitawan ni Fidel. Goosebumps talaga. Grabe, kilig to the bones yung episode ng MCI kagabi. At yung panalangin ni Ibarra, sobrang ganda. I agree." And guys, sabihin ko lang sa inyo ah, si Fidel, parang ang dating sa atin mayabang. Pero at that time, I think he was also like being truthful and honest kasi mayaman naman talaga siya, di ba? And totoo naman din yung sinabi niya na kahit sinong babae, magagalak pag napusuan sila ni Fidel. Pero iba yung dating sa atin kasi syempre Gen Z na rin tayo and of course makabago na yung mga paningin natin sa mga bagay-bagay unlike before. So nagulat tayo and ang dating sa atin parang mayabang. Although may kayabangan naman talaga ng konti, yung confidence ni Fidel sumasobra din eh. So ayun, nagulat din si Clay and hindi nag-work kay Clay yung sinabi niya. Pero sobrang kilig, di ba? Ayan guys, I think ready na tayo for today's video, episode 59, and I couldn't wait to watch this. So without further ado, let's go check this out. Ready, 1, 2, go! Paumanin po, tiyo, at nagdamay pa kayo dito. Ngunit sa oras na maiwaksi ko ang aking ekskomunikasyon, maging ang mga fraile ay hindi na makakaadlak pa sa amin ni Maria. Matagal na kitang pinapayuhan na makibagay sa kanila. Ano pa po bang pakikibagay ang ibig ninyong gawin ko? Tilang may talim na ang iyong pananalita, Ginoo. Kunturi at ibig mong makatuluyan ang aking anak. Huwag mong sirain lalo ang kinabukasan mo sa pagiging alibugha mo sa mga fraile. Nais namin ipakilala sa inyo ang isang batang peninsular na mas karapat dapat para kay Maria Clara. Os presentar mi primero, Señor Alfonso Linares. Ngunit hindi ata tamang ipagkasundo mo na si Maria sa lalaking hindi mo pakilala ng Diyos. Kapalagin mo ba? Ipapahawa ko sa Maria. Para mo na siyang anak. Si Maria Clara, ang unika iha ni Tiago. So palagay mo, sino makikinabang sa lahat ng iyo? La Doña Maria Clara, por supuesto. Su futuro esposa. Ikaw ay isang malaking kalamidad. You're one fiery, opinionated, and bullheaded woman. Ang mga katangian na magdudulot lamang sa akin ng gulo o kahihiyan. Ang sabi mo? Ngunit ang hindi mo magandang katangiang ito ay ang mga katangiang rin inibigay sa'yo.
Hindi ako susuko hanggang hindi ko napapatunayan na karapat dapat din akong mahalin mo. Hindi pwede, Clay. Okay, focus. Ang bida sa kwentong ito ay walang iba kung hindi si Maria Clara. Sir Ibarra, kamusta po ang pakikipag-usap mo sa kapitan ni Rob? Napakaganda ng resulta. Ako po si Lucas, ang kapatid ng namatay sa Cabrera ng iyong paaralan. Hindi maganda yung tingin ko sa kanya, sa kapatid nung namatay. Ay, kiramay sa pagkawala niya. Buloy. Kulang pa ho itong Daniel sa pagkamatay ng aking kapatid. Talaga po ba? Paano na lang po yung damage sa attempted murder ng kapatid niyo kay Sir Ibarra? Ano yun? Ikinalulungkot ko ang pagkawala ng inyong kapatid, Ginoo, ngunit malaking halaga na abuloy na ang inabot ko sa inyo. Ngayon, kung talagang wala naman kayong ikabubuhay, maaari ko kayong ipasok sa eskwelahan. Hindi ko kailangan ng trabaho, Senyor. Ang kailangan ko'y salapi na pamalit sa buhay ng aking kapatid. Salapi lang pala ang kapalit ng buhay ng kapatid. Ginoo, mawalang galang na. Ngunit batid ko ang hangarin ng inyong kapatid na ako ay patayin. Okay. Kung tutuusin ay hindi ko na obligasyon na magbigay pa ng tulong sa iyo. Mas makakabuti siguro kung kayo ay aalis na at huwag nang babalik pa. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Hoy, bakit ikaw pa galit? Eh, kasalanan niyo. Sim, kapal ang mukha. Hindi niya binilin yung buloy. Kinuha niya pa rin. Makapal din ang mukha mo, kuya. Ang dami talagang taong mapagsamantala. Hindi mo rin siya masisisi. Talaga namang mapapakapit ka sa patalim. Lalo na kung ginagawa kang mahirap at busabos ng mga naghahari-harihan dito sa bayan na ito. May point siya. Applicable yan ngayon. Sa totoo lang. Gracias, Papa. Salamat sa Panginoon at magana ka na uling kumain. Ano kaya nagpagaling sa'yo? Yung gamot ng doktor o yung umpisal at komunyon kay Padre Salvi? Sige, padadalhin pa kita uli ng pagkain, ha? Gracias, Papa. Dahil nakita sila ni Ibarra, yun. Diba, nagpunta si Ibarra, tapos nag-hug sila. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mapagmahal na puso. At nakita po muli kaming dalawa ni Crisostomo. Naway gabayan ni Husha at bigyan ng sapat na lakas upang mapagtagumpayan niya ang mga pagsubok na kanyang hinaharap. Amen. Napakamadasalin ni Maria Clara, no? Tadyang banad yung ano niya. Di nga raw po nagtagal ang Kapitan General, kinakapitan Tiago. Umalis raw po kaagad dito kahapon upang makabalik din kaagad sa Maynila. Tinitiyak kong matutuwa si Padre Damaso. At hindi niya na kailangan magbigay pugay sa mga opisyales na inaayawan siya. Ngunit, paano ho kaya kung totohanin ito ang pangako kay Senyor Ibarra na tanggalin ang kanyang ekskomunikasyon? Tiyak kong mapapahiya po kayo ni Padre Damaso sa mga tao. Magandang umaga po, Kura. At ano ginagawa mo rito, Lucas? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bawal ka rito? Inyong reverensya, nagtungo po ko rito upang isuplong po si Ginoong Ibarra. Iwanan mo muna kami, Renato. At ano ang iyong isusuplong indio? Sa halip po kasi na magbayad siya ng pinsala sa pagkamatay ng aking kapatid,
ay binigyan lamang po niya ako ng kapirasong abuloy. Tienes que agradecer de que te hayan dado algo. Vosotros los indios sois aprovechadores de verdad. Paumanhin po, Cora. Hindi ko po kayo nauunawaan. Ang gusto ko lamang po sana ay mabigyan po ng hustisya ang naganap sa aking kapatid. Hanggang saan ang kaya mong gawin upang makamtan ang hustisya ang sinasabi mo? Kahit ano po ay gagawin ko, magbayad lamang ang mapangmataas na senyor. Pumataas! Ang Panginoon ang aking mga dasal. Bueno, susuportahan kita. Dahil naniniwala ako na kailangan magbayad ni Crisostomo Ibarra sa kanyang mga nagawa. Mangyayari lamang iyon kung mapuputol natin ang ugnayan nila ni Kapitan General at ang ibang makapangyarihan na sumusuporta sa kanya. Hindi lang sapat na isa siyang irehe. Kailangan makulong siya dahil isa siyang piligastero. May ipapagawa ako sa iyo. Si Ibarra yun? Nag-aarnis? Wow! Uso na pala ang arnis sa mga panahong to? Wow! Stig ah! Galing! Katutubong laro yata yan eh. Yung arnis, tama ba? Feeling ko. Miss Clay! Kanina ka pa ba nariyan? Medyo po. Sir, nagkita na po ba kayo ulit ni Sir Fidel? Nagkausap na po kayo? Naikwento niya po ba ako sa inyo? Hindi pa kami nagkikitang muli ng aking amigo. Bagamat ay abala siya sa kanyang negosyo. Bakit? Ano ba tong kanyang ikukwento ukol sa iyo? Senyor, may nagaano po sa inyo? Buenos dias, usted, senyor. Buenos dias, tambien. Mayroong kalatas na para sa inyo. Mula sa opisina ng Kapitan General. Kalatas? May lagda ng kataas-taas ang arsobispo. Mula sa arsobispo? Oo. Baka yung pagtanggal ng ano niya. Excommunication. Ano pong sabi? Magandang balita, Binibininglay. Tinanggal na ng arsobispo sa mukahi ng Kapitan General ang aking ekskomunikasyon. Yes! Oh my gosh! Hindi na ako pareha dito. Thank God! Oh my gosh! Mahari ko ng pakasalan si Maria. Let's go! Yes! Muchas gracias, Señor Oficial. Buna kagad araw ko! Oh my gosh! Kiel soon, verdadero amigo. De acuerdo. Adios, Señor y Señorita. Adios. Ay, salamat. Good news. Celebration! Let's go! Papa. Maria! Tunay nga ang balita ng iyong tiya. Magaling na ngayong karamdaman. Si Papa. Kaya paparoon ho kami ng simbahan upang magdobena na pasasalamat. Siyang dapat. Muy bien. Isabel, pag-ingatan mong mabuti ang aking anak, ha? Lagi naman, primo. Bueno, iha, tayo na. Ay! Maria! Miang! Oh my gosh! Pinagawa ng demonyo dyan. Buenos dias, senyor y senyora. Tunay nga na napakaganda ng araw na ito. Pagkat ito ang araw na nakatakdang, may makikilala kang tunay na magliligtas sa'yo sa masamang kapalaran. Sera? ¿Qué está diciendo la señora, Nino? Meron pa kasi kaming isang kasama na nais ko sanang makilala niyo at makilala nitong aking inaanak.
Tiburcio, papasukin mo siya. Ay, nako. Ayan, narito na siya. Hey. Maria Isabel, Kapitan Tiago, Maria Clara, nais kong ipakilala sa inyo ang aming kaanak mula Espanya. Ay, parang nag-pageant lang siya. Sahirada tong babae. Buenos dias a todos, especialmente a ti, Doña Maria Clara. Ang plastic din. Ayoko ng aura niya. Inyong sukle, binibini. Hindi mo ba talaga kayang masuklean na aking pag-ibig? Binibini? Halo ko. Halo. Che, wala kong time. Yung sukle mo sabi. Ay, salamat po. Pasensya na, lutang. Clay, focus tayo sa totoong kwento. Project Happy Ending para kina Maria Clara at Ibarra, hindi para sa iyo. Sinong nakikita mo eh. Ay, inimagine na niya si ano, si Fidel. Oh my gosh! Ala. Ingat sa susunod mong mga kapag ikay nakatali na, hirap na makawala. Kung ikapalit naman ang karampatang presyo, ano pa bang nakalaan para sa atin? Mukhang pera. Pa nga ako. I see and smell something fishy. Ano naman yung gagawin niyan? Ay nako. Magandang umaga, Sacristan Mayor. Bakit niyo po kausap ang lalaking yun? Ikaw na naman, pakailamerang babae ka. Ang init naman agad ng ulo niyo. Nagtatanong lang ako. Nag-aalala kasi ako dahil kagabi, hinuhutot ang kami niyan. Eh baka ako kayo rin. Ala? Baka may kinalaman kayo sa panggugulo nun. At ikaw dapat ang aming tinatanong, Binibini. Mahal na kura. Nagtatanong lang po ako kung wala kayong bagong tinatago. Dahil kung ganun, pwede maganda. Babu, dahil sa totoo lang, ayoko naman na ng gulo. Kaya mauna na po ako. At kaninong masamang espiritu ka nakakuha ng lakas ng loob para usigin ang alaga ng Diyos? Ay! Paubanin sa inyo, hindi ho kami nakapaghanda. Lalo na't walang abiso na kayo dadalaw. Padre, pasensya na. Senyora, senyores. Huwag ka nang humingi ng paumanhin, Tiago. Dahil magiging isang pamilya na lamang kayo nila, Don Tiburcio. Dahil nais mo si Paris itong si Alfonso kay Maria Clara. Okay ka lang? Ipaparas ho ninyo. Si mi amor. Alam mo, nakita ko sa binatilyong ito ang kaugalian ng isang lalaking karapat dapat sa isang katulad mong mala prinsesa. At gusto ko si Alfonso ang mapangasawa mo kaysa dyan sa Crisostomo Ibarang yan. What does he know though, di ba? Anong alam niya? Ay! Tinapon yung rosaryo. Nahulog lang pala, hindi pala tinapon. Sorry, sorry. Maria, bakit mo inihulog yan? Mamalasing ka! Eso es solo un dicho de los indios, señora. Kaya huwag niyo na pong pansinin. Podemos hablar a solas, Nino, por favor. Perdóneme. Nino, perdóneme. Ngunit hindi ho ako maaari magpakasal sa lalaki hindi ko naman ho nakikilala.
Maria, bakit ka umaasal ng ganito na para mang hindi mo alam? Matagal mo nang alam na maraming nag-aasawa na nagkakakilala lamang sa araw ng kanilang pagpapakasal. Maganda nga ang kalagayan ninyo ni Senyor Linares dahil may pagkakataon kayo na magkakilala at magkausap. At matatanto mo pati, talagang siya'y karapat-dapat na maging asawa mo kaysa ang isang mistisong bayulente na nananakit ng fraile. Walang demonyo ka mo. Wow! May stage mother na impact. Ngunit hindi niyo rin masisisi si Crisostomo. Dahil ginalit niyo rin naman ho siya. Santissima Maria. Ito tinuro ko sa'yo na huwag kang sasagot sa mga nakakatanda sa'yo. Ngayon din humingi ka ng tawad sa ninuno. Yan rin si Sergio. Naiintindihan ko ang hesitasyon ni Maria. Pero kung pagbibigyan lang niya ng pagkakataon si Ginoong Linares... Buo na ho ang aking loob. Na kay Crisostomo lamang ako magpapakasal. Papa, Tia, kayo na ho ang bahala na magpaalis sa ating mga bisita. Adios, Nino. Ang tapang ni Maria Clara. Hindi ako makapapayag na masisira ang kinabukasan mo. Lalo na kung ikaw ay mapupunta sa isang lalaking natitiyak kong madilim na kinabukasan ng iyong aabutin kung siya ang iyong mapapangasawa. Mas maganda ang iyong magiging kinabukasan kung si Ginoong Linares ang iyong mapapangasawa. Mga mukhang pera o tingnan mo, wala ta. Wala ka talagang kadaladalang babae ka. Anong ginagawa mo dito malapit sa simbahan? Minamanmanan mo ba kami? Halata namang namamalengke lang ako, di ba? Nagkataon lang nakita ko ang tauhan mong hinahatid palabas ang kapatid ng taong dilaw. May masama ba sa paghingi ng tulong ng isang indyong namatayan gawa ng iyong matalik na kaibigan? Malisyosa! O yan naman pala. O edi malinaw. O bakit kayo defensive? Ngayon, bitawan mo na ako dahil nakatingin na ang lahat sa'yo, Padre. At ginamit mo pa talaga ang mga indyong ito para takutin ako? Wala ka sa poder ni Maria. Hindi ka niya mapoprotektahan ngayon. At hindi ko na papalampasin ang iyong paninirang puri. Ay! Pagmasdan ang babaeng ito, mas masahol pa sa hayop. Alagad yan ang diablong wala nang ginawa kung hindi bastusin ang mga gawin ng bayan na ito. At usigin ang mga sugo ng Diyos. Sugo ng Diyos daw. Demonyong sunny side up na to. Ito, Papa. Na siyang dapat na nagpapasya para sa akin. Ano ho ba ang paghusga niyo sa bagay na ito? Bakit di mo ho nakilala na si Ginoong Linares? Mag-usap kayong dalawa para magkapalagayan loob kayong dalawa. Muy nang gigigil ako? Muy bien, Santiago. Isabel, samahan mo si Maria Clara at si Ginoong Linares sa Azotea at nang makapag-usap silang dalawa, ha? Sipat. Tayo na, iha.
Dali nyo na lamang yan sa tahanan ng mga incheck. At pakiingatan na walang mabasag. Opo, Senya. Amigo! Amigo! Tama nga ang inala ko. Ikaw ay abala kung kaya't hindi mo na nagagawang kamustahin ng iyong matalik na kaibigan. Meron ba ako dapat kamustahin sa'yo? Amigo? Totong. Hello. Magandang balita, amigo. Dahil tinanggal na ng arsobispo ang aking parusang ekskomunikasyon. At nangangahulugan na maaari ko ng pakasalan si Maria Clara. Kung kaya't agad ako magtutungo sa kanila upang ibalita agad ito. Amigo, tunay bang iniibig mo si Maria? O baka naman may iba ka pang babaeng naiibigan? Gaya halimbawa ni Bini-Bini Clay. At bakit mo naman naisip na si Bini-Bini Clay ay... Oo, tama ka. Tunay ngang siya ay kaibig-ibig. Ngunit isa siyang matalik na kaibigan at isang nakababatang kapatid lamang para sa akin. Kung kaya tigilan mo na ngayong panunukso dahil wala naman akong ibang babaeng gustong pakasalan kundi si Maria Clara. At bakit mo naman ako kailangan iyakapin, pare? Pior? Natuwa lamang ako, amigo, na hindi ka na ekskomunikado, hindi ba? Oh. Yung tunay na napakagandang balita nga yan, amigo. Nap trip. Weird. Oh my gosh. Magpasalamat ka lang sa Diyos at meron pa akong natitirang pagpapatawad. Wow. At pagtitimpi. Naway ang aking mabuting kalooban na inyo dapat natularan. At wow, hindi ang babaeng ito! Ala ka! Grabe yun! Nakarawa si Clay, gagi! Grabe yun, sinabunutan! Bilugang mundo, babagsak ka rin. At kung nais mong mapabilis ang kanyang pagbagsak, bakit hindi ka makipagtulungan sa akin? Siya dapat ay magpasalamat at ako ay may ibang mas kailangan pagtuunan ng pansin. Bakit may pa-flowers? Handog ko naman talaga sa'yo yan, di ba? Mas makabudot siguro kung lalabasin mo sila at hihingi ka ng paumanhin sa naging pagsalubong mo sa kanya. No, eso no lo voy a hacer, Nino. Imorro tienes de venir aquí! Krisostomo. Oh, ano? Yes! Tapon ni Krisostomo. Hindi na siya eskomunikado. Tandaan niyo yan. Sino kayo ngayon? Arsobispo mismo ang pumirma. Tandaan niyo yan. Grabe. Guys, grabe ang mga naganap ngayon. Ganun-ganun ng pala, no? Yung may papakilala kay Maria Clara na ipapakasal. Parang napaka... Ang pangit ng kagawian dati. Di ba? Hindi mo nga kilala yung tao. Tapos... bigla na lang susulpot ay papakasal pala sa'yo. Ano to? Parang laro lang. Ayan guys, marami tayong aabangan bukas. Napakatapang ni Maria dito. I would like to give credit siguro kahit papano kay Clay na naging matapang si Maria Clara dito. Hindi na siya yung, alam mo yun, sunusunuran na lang. And of course, si Ibarra, ipinaglalaban niya rin yung pag-ibig nila kaya pumunta siya doon kay Maria Clara. And kahit nakita niya si Damaso, hindi siya nagpatinag, di ba? Confident siya kasi nga hindi na siya excommunicado. Abangan natin yan bukas, guys. Ano yung sinasabi natin, cliffhanger bukas. So abangan natin Friday, basta Friday na episode talaga, pang malakasan yan. And malapit na yung Christmas pala,
guys! So, advance Merry Christmas sa lahat. And sama-sama tayong manood ng Mara Clara at Ibarra pa rin kahit Christmas na. Dahil nagpapasaya ito ng gabi natin. So, ayan. See you again next time. And shoutout nga pala ulit sa mga kaibigan natin, mga OFWs. And of course, sa mga nandito sa Pilipinas, maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta sa mga reactions natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. See you guys tomorrow. Bye!